ni Gregor ay alam na nila kung ano ito. Kinakabahan ng bawat isa sa kanila at hindi maiwasan ni Argus at Simon na mapatingin sa bibig nito. Dahil sa sapok ng ama nila, ang labi nito ay dumugo. Hindi man ito alintana ni Gregor, kaso ang dalawa niyang kapatid ay hindi maiwasang mag-alala. Nakita nilang kinuha ni Gregor ang kanyang cellphone at isang boses ang kanilang narinig sa kabilang linya. "Boss Gregor," habang ang mukha nito'y seryoso lang at nakatingin sa kalangitan. "I'll give you 20 minutes to kidnap Minerva Cruz." Halos mataranta si Chiang Su nang marinig niyang utos ng kanilang boss. Maging ang tao sa buong basement ni Gregor ay nataranta. Ang mga ito'y may kanya-kanya ng ginagawa at sinimulan na nila ang pag-alis sa basement. Samantalang si Connor naman ay gulat na gulat at hindi niya pinapahalata ang takot na namumuo sa kanyang katawan. Talagang parurusahan ito ng kanilang boss at malaon pa nga ay patayin pa. Kinikilabutan tuloy siya at hinihintay nilang utos nito. "Brother Gregor, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya na ma-text si Dad. Sa sobrang pagmamadali ko kasi ay doon ako nakapag-text at hindi kay Argus," paliwanag ni Simon, pero wala siyang nakuhang salita mula sa kapatid. Lumulutang kasi ang isipan ni Gregor at hindi talaga niya iniintindi ang sinabi ni Simon. Tanging nasa isipan niya lang ay si Minerva lamang at handang-handa na siyang tapusin ang buhay nito. Ang mga daliri nito'y sinimulan na niyang patunugin at yun ang nagbigay ingay sa tahimik na paligid. Sumakay na ng kotse si Gregor at iniwan niya ang apat. Mag-isa lamang siya sa kotse at siya lang ding mag-isa ang pupunta sa basement, pero susunod pa rin ang apat. Napatingin ito sa salamin at nakitang apat na sports car na nakasunod sa kanya. Walang emosyon ang mukha ni Gregor at talagang kating-kating ang kamay niya. Bawat tingin niya sa mga naglalakad sa kalsada ay nasama ang loob niya. Naiinggit siya sa masasaya ang mga ito kasama ang taong mahal nila. Samantalang siya ay nagluluksa at ipinaghihiganti ang nangyari sa asawa niya at muntik nang makunan si Arabella. Buti na lang talaga at malakas ang kapit ng bata. Kasong problema lang ay si Arabella. Mahina kasi ito't maselan magbuntis. Kaya naman hindi mapakali si Gregor nang marinig niya ang sinabi ni Soraya. Hindi nito alam kung kailan magigising ang asawa. Nabigla kasi ito at binigyan ng gamot nang sa ganun ay makapagpahinga ng maayos. Hindi nila alam ang pwedeng mangyari kapag ito ay nagising. Lalo na't bago lamang sa asawa niya ang nangyaring aksidente. Talagang halos lumabas na ang ugat ni Gregor sa sobrang galit at mas lalo pa niyang binilisan ang pagpapatakbo na sasakyan. Gustong-gusto na niyang makita ang mukha ni Minerva. Hindi siya mapapanatag kapag hindi namatay ang babae. Dahil kung hahayaan niya itong mabuhay, baka sa susunod ay may gawin na naman itong masama, dahilan na mawalan sila ng anak o masaktan ng kanyang anghel. Samantala, kabang-kabang mga tauhan ni Gregor sa basement. Ang nagbabantay sa gate ay biglang sumenyas at bumukas bigla. Nakita na kasi nila ang kotse ng demonyo at ang apat na pamilyar na kotse sa likod nito. Silang lahat ay kinakabahan nang lumagpas ang kotse sa gate at pumarke sa gilid. Bawat isa sa kanila ay umayos ng tayo at nagbigay galang sa demonyo. Pagbaba pa lang nito ay talaga namang ramdam na nila ang nakakatakot na aura nito. Hindi sila makagalaw at hinihintay nila ang utos nito. Kaso, hindi sila nito pinansin at pumasok lamang sa loob. Habang naglalakad si Gregor, ang tunog ng sapatos nito ay nagbibigay kaba at takot sa mga taong naririto. Parang hindi sila makahinga at sinalubong naman sila agad ni Chiang Su. "Boss, nandito na po siya sa loob." Itinuro nito ang pinto at tumangon lamang si Gregor at hindi nagsalita. Pero tumigil ito sa paglalakad nang bigla siyang may maalala. Sumingkit ang mga mata ni Gregor nang ito ay tumalikod at hinanap niya agad si Simon at Connor. "Where's the result?" Nagulat naman ang dalawa nang tumingin ito sa kanila at nataranta. Sumenya si Simon at si Connor na ang kumuha nito sa kotse. Kanina kasi hindi na nila nakita kung sinong may gawa nito. Habang inaayos kasi nilang papel at hinihintay ay biglang nag-text si Helena. Kaya naman, kinuha na lang nilang envelope na binigay ng isa sa mga nakakita sa cubicle. Nakita na ni Connor ang envelope at saka kinuha. Siya ay nagmadaling maglakad at alam niyang naghihintay ang demonyo. Nang makarting siya sa unahan ay agad niya itong inabot habang sila ay naghihintay sa gagawin nito. Binuksan na ni Gregor ang binigay ni Connor at ngumisi siya at binayukot ang litrato. Mas lalong kumulo ang dugo nito nang makita niya kung sino ito. Itinapon niya ang papel at siya namang kuha ni Argus. Tinignan nila ito at nagulat sila nang makita si Minervang nasa litrato.
Kaya naman, napahawak na lamang sila sa kanilang mga sentido at naglakad patungo sa kwarto. Nang marating nila ito, bumungad sa kanila si Minerva na puno ng latay sa likod at puno na rin ito ng dugo. Habang paninaman ang daing niya sa sakit na natamo. Gregor, iligtas mo ako. Sinasaktan nila ako. Tawag ni Minerva at nagmamakaawa ito. Pero hindi ito sumasagot at talaga namang nakakatakot ang kanyang mukha. Kahit sino sa mga ito ay kinakabahan, lalo na tilan lamang sa kanila ang nakakaalam ng rason ni Gregor. Kahit si Cheng Su at ang iba niyang mga kasama ay hindi alam ang rason nito. Basta pagdating nila dito ay agad nilang nilatayan ito. Kaya naman nang ipahuli ito ng kanilang boss ay alam nilang mabigat ang kasalanan nito. Pinagmasdan ni Gregor ang mukha nito at kinuha ang isang mahabang kutsilyo at napakanipis. Kapag ito ay dumali sa iyo ay talaga namang napakahapdi. Itinapat niya ito sa mukha ni Minerva at halos mapailing ito ng dahil sa takot. Ang kanyang mata ay napadako sa likuran ni Gregor at doon niya nakita ang dalawa pang kapatid nito. Maging si Frago at Connor ay nakita rin niya at ang mukha niya ay puno ng pagtataka. Sino ka? Bakit kayo nandito? Utal-utal na sabi ni Minerva at tinuturo niya mga ito kahit na ang kamay niya ay nakatali at nakasabit sa itaas. Kaya ang itsura niya ngayon ay nakatayo at nakataas ang dalawang kamay. Kung hindi dahil sa'yo, hindi iiyak ang asawa ko. Hindi siya mahospital ng dahil sa'yo. Ang boses ni Gregor ay nakakatakot at parang bawat salita nito'y may kasamang banta. Bawat isa sa kanila ay kinabahan, lalo na mga nandito sa loob ng kwarto. Nang marinig ni Cheng Sung sinabi ng kanilang boss ay nagpanting ang tenga niya. Siya ay napatingin agad dito at binanggit nito ang babaeng naririto noon at kasama nilang umuwi. Dahil doon ay napagtanto rin niya na asawa na ito ng kanilang boss nang dahil sa sinabi nito. Paano mo naging asawang malanding? Hindi na ituloy ni Minerva ang nais niyang sabihin nang makatikim siya ng sampal kay Gregor. I'm going to kill you! Sigaw nito at para itong isang mabangis na hayop at ngayon lang din nila ito narinig na sumigaw. Hindi sila makagalaw at parang nangangatog ang kanilang mga tuhod. Bigla rin kasi itong tumayo at kinuha ang latigo kay Cheng Su. Dahil sa galit ni Gregor, talagang hindi siya tumigil sa paglatay sa likod ni Minerva. Habang ang mga naririto ay nanunod lamang at walang ginagawa. Masakit! Tama na! Tama na! Pagmamakaawa nito. Pero hindi pa rin tumitigil si Gregor hanggang sa hindi ito namamatay sa sakit. It's not enough! I'll kill you more than 100 times! Kinilabutan si Minerva at panayang iyak niya. Hindi niya alam ang sasabihin ng dahil sa napakahapdi ng kanyang likuran. Nang siya ay dumating dito at kinidnap ng mga tauhan ni Gregor, ay nalatayan na siya. Hindi siya tinigilan ng mga ito at ngayon naman ay narinig niya ang sinabi ng demonyo. Hindi makapaniwala si Minerva sa kanyang narinig. Kaya naman hindi ito naniwala na asawa niya si Arabella. Siya ba ang babae sa cellphone mo? Tanong ni Minerva at pilit na lamang ang pagsasalita nito. Tumigil si Gregor sa kanyang ginagawa at nilapitan si Minerva. Kumunot ang noon niya at tumaas ng isang kilay. Hindi maiwasan ni Gregor ang magtaka at walang sino man ang nakakahawak ng cellphone niya bukod kay Arabella. Kaya naman ang ginawa nito ay agad kinuha ang cellphone at binuksan. Ito ba? Tanong ni Gregor at pinagmasdan ni Minerva ang litrato. Halos mapanganga siya at si Arabella nga ang babaeng nakita niya. Pero hindi niya nakita ang mukha. Nangatog lalo ang tuhod nito at ipinakita pa sa kanyang ibang litrato. Ito ay kuha nila sa Paris at hindi nagkakamali si Minerva. Siya ay ilang beses na rin nakapunta rito at ang isipan niya ay lalong lumawak nang makitang isang picture. Nakita niyang nandito lahat ng pamilya ni Gregor at nandoon din si Arabella. Pero mas nagulat siya nang makita niyang kasama si Helena. Ang litratong ito'y kuha ng birthday ni Vera. Kaya naman naisip din ni Minerva na nandoon din yun sa hasyenda dahil nakita niya si Connor. Kaya naman ang kamay nito'y hindi maiwasan ng mga tala. Kahit nakatali. It can't be. Hindi ito maaari. Paulit-ulit na wika ni Minerva at talagang hindi siya makapaniwala. Habang si Cheng Su nasa tabi ni Minerva ay nakita rin ang mga litratong ipinakita ni Gregor sa kanyang cellphone. Hindi niya akalain ang babaeng nandito lang noon sa loob ng kwarto at nakakulong ay asawa na ngayon ng kanilang boss at mukhang tanggap ito ng buong pamilya. Halata kasi nito na masaya sila sa litrato at tanging si Gregor lamang ang hindi nakangitit ang ama nitong si Damon. Pasalamat ka at malakas ang kapit ng anak ko. Pagbabayaran mo ito. Kasunod nun ang paghiwa ni Gregor sa mukha ni Minerva
gamit ang kutsilyong hawak niya. Sigaw nito at puno ng dugo ang kanyang muka. Samantalang tuwang-tuwa ang demonyo at wala itong ginawa ko hindi gamitan ng iba't ibang dahas si Minerva. Don't mess with me. Mahinang tugon ni Gregor na nagbigay ng pangangatog sa mga naririto. Habang ang apat na nasa likod nito ay hindi gumagalaw. Gusto niya man ding ipikit ni Connor ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit hindi niya kaya. Kitang-kita na naman niya ang isang eksenang ginawa nitong pagpatay at hindi ito naaawa. Parang masusuka si Connor pero pinipilit niyang huwag at kailangan niyang sanayin ang sarili at napatingin ito sa isa niya pang boss na si Simon. Bakas din ang takot nito at nandalo pa ng ibang tao sa kwarto. Sino naman hindi matatakot kung ganitong masasaksihan nila? This is not enough, sabay sumenya si Gregor kay Cheng Su at tinurong isang bagay na malapit sa lamesa. Nakita ni Cheng Su isang termos na kagagaling lang sa kulo. Siya ay napalunok ng kuhain niya ito at nilapag sa tabi ni Gregor. Kung kailangan na hindi siya makilala ay gawin niyo. Kailangan ko nang umalis. Biglang nawala sa mood si Gregor na makita nito at maalalang imahe ng asawa. Sumakit biglang ulo niya at gusto na niya itong makita. Habang ang boses ni Minerva ay nangingibabaw ng dahil sa pagtawa niya, kaya naman napatigil si Gregor na marinig niyang sinabi nito. Kahit mamatay ako, mayroon taong darating at guguluhin kayo. Makakaganti rin ako kahit mamatay ako. Dahil doon, bigla ito nilapitan ni Gregor at sinapok ng sobrang lakas. Halos mapadaing itat ng kanyang tatlong ngipin ay biglang natanggal. Kaso kahit na ganun ay hindi pa rin ito matigil sa pagtawa dahilan na matakot ng bawat isa sa kanila. Huminga ng malalim si Gregor at sinamaan niya ang mga naririto sa kwarto. Don't you dare to disappoint me. Sambit nito kay Cheng Su at napalunok naman ito at panay ang tango. Kinabahan sila nang marinig ang sinabi nito at hindi talaga nila pwedeng ma-disappoint ang demonyo. Paglabas na paglabas ni Gregor sa pinto ay may nakita itong babasagin na lamesa. Sa inis nito, bigla itong sinapok ni Gregor at umalingaw-ngaw sa buong basement. Nabasag ito talagang kinilabutan ang mga nakakita sa kanilang boss. Ang kanyang kamay ay dumudugo pero parang hindi naman ito nasaktan. Nakatingin lamang ito ng diretso at naglakad palayo. Pilit na pinipigilan ni Gregor ang inis ng kanyang nararamdaman. Ayaw kasi niyang mawala siya sa kontrol, lalo na't nasa ospital ang kanyang asawa. Gustuin man niyang siyang gumawa nun kay Minerva, hindi talaga niya maiwasang maisip ang imahe ng asawa. Hindi siya mapakali, simula na lumabas pa lang ito sa pinto ng ospital. Hinihilang katawan niya na huwag umalis at magstay lamang sa loob. Kaya naman na makalabas ito hindi na talaga mapakali. Ang kanyang ulo ay kanina patingin ng tingin sa ibang bagay. Dahil puro mukha ni Arabella ang kanya nakikita. Nandahil sa pag-aalala nito sa kanyang asawa, si Gregory sumakay na sa kanyang kotse. Hindi nito pinansin ang mga tauhan niyang nakatungo at panaybati sa kanya. Basta nilagpasan ito ng demonyo at nilisan ang basement. Sa kanyang pagmamaneho, hindi maiwasan ni Gregor na mapatingin sa kanyang labi. Dumudugo kasi yon at talatang naiiwan ang singsing ng kanyang ama. Sabay tingin sa kamay na dumudugo pero hindi naman nasasaktan si Gregor. Siya nga ay nakukulangan pa at parang gusto niyang saktan pa ang sarili hanggang sa maramdaman niya ang hirap na nararanasan ng asawa. Shit! Mura nito at pumikit sandali at nagmadali sa pagmamaneho. Humigpit ang hawak niya sa manibela at parang mababaliw si Gregor. Ayaw talagang mawala sa imahe niya. Ang asawang dinudugo at kahit siya ay sanay na, parang mamamatay si Gregor na makita niyang ganito si Arabella. Kaya naman panay ang isip dito na hindi maganda at sobrang negative ng mga iniisip niya. Kaya naman wala itong ginawa kung hindi sisihin ang sarili. Masyado kasi siyang nagpapadala sa kabaitan ng asawa at kakulitan. Kaya naman ngayon ay napahamak ito ng dahil sa kanya. Iniisip ni Gregor na sana hindi na niya ito pinayagan. Nangangatal tuloy ang kamay niya sa galit ng dahil sa sarili. Hanggang sa tumigil ang sasakyan ito sa ospital at bababa na sana ito. Kaso nakita niyang kanyang kamay na dumudugo. Kaya naman kinuha ni Gregor ang first aid kit na nasa likod ng kanyang kotse. Kinuha niyang benda at ang alkohol. Binuhusan niya ito at kahit isang ngiwi ay wala itong ginawa. Hindi ito nasasaktan sa apoy ng alkohol at agad ipinalupot sa kamay ang bendang nakuha niya. Pinagmasdan ito ni Gregor at kinuha niya isang outfit na ginagamit din niya sa trabaho. Puno ng dugo ang suit niya at amoy dugo, kaya naman kailangan na niya magpalit. Dediretso ito sa loob ng hospital at sa isang kwarto habang ang mukha ni Soraya ay gulat na makita ang boss niya. Boss, tawag nito tumungo.
Ang ibang nurse at doktor na nasa loob ay hindi maiwasang sundan ang ginawa ni Soraya. Sila ay kinakabahan at halatang masamang-masama ang aura nito. Nang makita ni Soraya ang kamay ng kanyang boss ay hindi niya maiwasan ang mapalunok. Napansin din niya kaninang dugo nito sa uniform na suot at ngayon naman ay mas naging marami ito. Siya ay nangangatal sa takot at hinihintay ang salita ng demonyo. Get out! Seryosong sabi ni Gregor at lumabas naman ang lahat at naiwan ang demonyo sa loob. Nagsimula itong magpalit ng damit at nilibot ang tingin. Pinagmasdan niyang iba't ibang gamit sa loob ng ospital at kumunot ang noo niya at tinignan ang kamay. Hindi maayos ang pagkakalagay niya rito, kaya naman minadaling itong pagsusuot ng necktie at binuksan ang pinto. Soraya, pakiayos ito. Sabay turo sa kamay niya at tumangutaw naman ito at pumasok sa loob. Silang dalawa lamang ang nandito at kinalaman ni Soraya ang sarili. Nangangatog kasi ang kamay niya simula pa kanina, tapos ngayon ay bumalik ulit. How's Arabella? Tanong ni Gregor at nakapikit ang mga mata nito habang iniisip ang imahe ng asawa na nakangiti sa kanya. Mukhang tulog pa rin siya, boss. Pero sure naman po ako nagigising naman siya. Pwedeng bukas o sa isang araw. Basta kailangan niya lang po ng pahinga, lalo na't maselan po siyang magbuntis. Nilaksan ni Soraya ang kanyang loob na makapagsalita ng maayos. Ayaw niya mapagalitan siya ng demonyo habang ginagamot niya ang sugat nito. Hindi ito nagsalita sa sagot ni Soraya at tumayo lamang nang maiayos nitong kanyang sugat. Ngayon ay talaga namang maayos na ito at maayos ng pagkakalagay ng benda sa kamay niya. Tumayo na rin ang tuluyan si Gregor at lumabas sa kwarto. Kaya ang mga nasa loob ay biglang nagulat sa paglabas nito. Sila ay umiwas agad ng tingin at ang iba naman ay bumati. Minadali ni Gregor ang paglalakad at gustong gusto na niyang makita ang kanyang anghel. Kaya nang ito'y makarating sa kwarto, bumunga dito ang kanyang ama't ina at si Helena. Bakit ang bilis mo ata? Napatanong si Vera sa anak at napakabilis nga naman ito. Ang mukha nito'y seryoso lang tulad ng pinapakita nito sa araw-araw. Humigpit ang pagkakahawak ni Vera sa kanyang kamay at sabay kagat ng labi. Hindi niya ginustong nangyari kanina at hindi rin niya ginustong masaktan ang anak. Sadyang nadala lamang ito nang malaman niyang nasaktan si Arabella at may kasinungalingan ang anak. Tumayo si Vera at hindi niya maiwasan ang maiyak. Kaya naman nagtingin si Helena at nagulat ng dahil sa itong unang beses na marinig niyang umiyak ang nanay ng demonyo. Nilapitan ni Vera ang anak at saka niyakap. Siya hindi mapakali kanina nang ito ay umalis. Talagang ayaw rin niya makitang nasasaktan ito at iyon ang unang beses na makatikim ito ng sapok mula sa ama. Kaya naman hindi nito maiwasang umiyak nang dahil sa galit din niya sa sarili. Samantalang naging alerto si Gregor at ayaw niya makitang ganito ang ina. Niyakap niya ito at napansin din ito ang pag-iba ng aura ni Damwon. Siya ay napapikit at maging ito'y ayaw na nakikitang umiiyak ang asawa. Pero alam na rin naman ito ang dahilan kaya hinayaan niya ito. Pinagmasdan lamang nila si Vera at Gregor na magkayakap. Ma'am, stop crying. Pagpapatahan ni Gregor sa ina. Kaya naman tinunghay ni Vera ang kanyang muka at pinunasan na luha. Nasaktan ka ba? Hindi namin yung sinasadya. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Kinakalma ni Vera ang sarili nang sa ganun ay hindi na naman siya maiyak. I'm fine, ma'am. You don't need to worry. It's still not enough for me. Sabay tingin sa asawa na nakahiga sa puting kama at mahimbing na natutulog. Humigpit ang hawak nito sa kanyang pang-ibabang polo at talagang nakukulangan siya. Kulang pang sakit na ibinigay ng mga magulang niya. Kaya naman tumingin ito sa ina at hinalikan sa noo. I'm sorry for not telling you that we're married. I just want to protect my wife. Napahawak na rin ito sa kanyang noo at umiling-iling. Talagang sumasama ang pakaramdam ni Gregor at gusto niya mapag-isa. Nang makita ni Vera na ganito ang kanilang anak na si Gregor, talagang nalulungkot sila at hindi inaasahan na darating sa punto na talagang magiging mahina ito. Bastang usapan na yung anghel nito, kaya naman hindi masisisi ni Vera at damo ng kanilang anak nang marinig pa lang nilang sinabi nito. Habang maging si Helena na kanina'y umiiyak at sinisisi rin ang sarili ay napatingin sa demonyo at hindi rin niya ito masisi. Walang sino man sa kanila ang may kagustuhan na nangyari kaya walang dapat sisihin. Kahit na aksidente o hindi aksidente ang nangyari kay Arabella, hindi nila yun ginusto. Kaya naman, nagulat din si Helena nang maramdaman niya ang kamay ni Damon sa kanyang buhok at ginulo nito. Parang biglang natauhan si Helena sa malalim niyang iniisip nang dahil sa kaibigan niya na ngayon ay mahimbing na natutulog. Ito'y napatingin sa ama ng demonyo at nakita niyang wala ng aura nito na hindi maganda. You did a good job, Helena. Pinuri ni Damon ang dalaga at maging siya'y naawa rito
nang makita niyang umiiyak ito. Alam niya napakabait nito't kanina pa ito umiiyak. Simula na sila'y nasa labas pa lamang ng kwarto ni Arabella at nakita rin nila ito ni Vera nang sila'y dumating kanina. Pasensya na po kayo, Boss Gregor. Gagawin ko pong lahat, huwag niyo lang po akong parusahan. Dahil sa narinig ni Helena na pagpuri sa kanya ng ama ni Gregor, hindi nito maiwasang mapaiyak muli. Siya ay talagang nag-aalala sa kanyang kaibigan at talagang hindi siya mapakali kung hindi niya ito masasabi. Ang kamay niya nasa likod at panay ang laro. Kinakabahan kasi ito nabanggitin niya ang kataga. Pero siya ay nakahinga nang dahil sinasabi na rin niya ang nais niya. Pinagmasdan nila ang dalaga at alam nilang kinakabahan ito at pansin nila ang pangangatal ng kamay nito at tuhod. Kaya naman naging alerto si Gregor at ayaw niyang matakot ito sa kanya dahil kaibigan ito ng kanyang asawa. Lumapit ito at saka pinaupo sa upuan. Kaya naman nagulat si Helena nang maramdaman itong kamay ni Gregor na napakalamig sa kanyang braso. Nakatingin lamang ito kay Arabella at hindi sa kanya. "You don't need to do that. Thank you." Sa pagkakataong ito, natigilan si Helena at lalo na si Vera at Damon. Ngayon lamang nila narinig na nagpasalamat ang kanilang anak at dito pa sa dalaga ang kararating lang din sa buhay nila. Hindi maiwasan ni Vera ang mapangiti at palihim din ang umiti si Damon. Alam nilang espesyal si Helena ng pasalamatan ito ni Gregor. Kaya naman halos tubigil ang mundo ni Helena sa kanyang narinig para bang hindi siya makapaniwala na nagpasalamat sa kanya ang demonyo. Ang kanyang mata ay muli na namang maluluha pero natigilan ito nang biglang magsalita si Gregor. "That's enough, Helena. Itigil mo ng kakaiyak mo." Tumingin tuloy si Helena at huminga ng malalim at bumuga sa hangin. Tama naman kasi ito't kanina pa ito umiiyak. Halos hindi na nga makita ang singkit na mata nito nang dahil sa sobrang pag-iyak. Kahit na kanina lamang ito umiyak ang kanyang mata ay malapit nang hindi makita nang dahil sa pamamaga. "Yes, boss." Masayang sambit ni Helena at tumahan na nga ito sa pag-iyak. Habang si Gregor naman ay sumenya sa kanyang ama at naintindihan niya kung ano ito. "Take care. Call me when you need us." Sabay tayo ni Damon at nalungkot naman si Vera nang dahil sa aalis na sila. "Come here. Magpahinga ka na rin sa asyenda." Nagawan tawagin ni Vera si Helena at tumangutango naman ito. Halatang pagod na rin ito at tuluyan na nga silang lumabas ng kwarto at naiwan si Gregor. Dahang-dahang umupo sa upuan si Gregor at hinawakan niyang kamay ng asawa. Siya ay biglang napatungo habang hawak-hawak niya ito. Hindi niya alam ang mararamdaman niya at puno talaga siya ng pagsisisi at galit sa kanyang dibdib. Sabay kinakalma ni Gregor ang sarili, lalo na sa ganitong sitwasyon ng kanyang asawa. Siya ay tumayo bigla at hinalikan yun sa noo. Gusto na niyang makita nakadilat ang mga mata nito at nakangiti sa kanya. "Wife," mahinang tawag ni Gregor at ang kanyang kamay ay nanlalamig. Kahit na may benda ang isang kamay ni Gregor, ang isang kamay naman nito ay napakalamig. "I'm waiting." Dugtong nito't muling umupo sa upuan. Habang ang kamay ng kanyang asawa ay hawak-hawak niya at nagawang tumungo ni Gregor at siya'y biglang naliyo. Pumikit siya at dinama ang kamay nitong napakaliit. Hindi maiwasan ni Gregor ang mapangiti. Bigla kasi niyang naalala ang kakulitan nito at ang pagbabanta sa kanya at sa iba pang katulong sa bahay. Gusto na niyang makitang ganito ulit ang asawa at hindi na niya ito hahayaan na maulit sa pangalawang pagkakataon. Kaya naman, panay ang halik nito sa kamay ni Arabella at yakap-yakap. Sino kayang tinutukoy ni Minerva na magiganti para sa kanya? Ito na kayang simula ng malaking problemang kakaharapin ni Gregor at maaaring ikapahamak ng kanyang anghel? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.